Hi everyone, it's Kim and welcome back to my channel. At ito na yung aking final vlog for Dr. Alvin Rejuvenating Set. Ayan. Naka 4 week na ako, naka 30 days na ako, tapos na ako sa 30 days. But yung second set ko, meron pang natira. May natira pang ganito karami. Where is it? Yung second set na binili ko na Dr. Alvin, meron pa siya ito. Ayan. See, meron pa siya, madami pa siya. 30 days ko na, bali ang gagawin ko, stop ko muna yung paggamit nito for 1 week, tapos gagamitin ko na ulit siya. Ubusin ko muna siya. Pag naubos ko na siya, bibili na ako ng clarifying set. Yes, gusto ko siya ubusin hanggat fresh pa. Ayoko siyang i-stock, tapos, you know, wala lang. Gusto ko fresh. Diba? So, yun. Yung soap ko, nandoon pa rin sa CR. Makapal pa rin siya. Ito pa rin yung soap. As you can see, ayan pa rin. Madami pa rin. Yan. Daba. And yung toner. Yung toner saktong-sakto sa 30 days. As in, sakto. Basta 5 drops lang palagi. 1, 2, 3, 4, 5. Like 5 drops lang palagi para umabot ng 30 days. Kung sa iba to, itong isang set, for 30 days na talaga siya. But me, kasi ang kapal ko maglagay ng cream, that's why hindi umabot ang 30 days yung cream. But yung toner and yung soap and yung sunblock, hindi ko na masyadong ginagamit. Yung sunblock, 30 days. Abot siya ng 30 days. But yung sunblock, I think, kung everyday kayo lumalabas sa Pilipinas, syempre sa Pilipinas, hindi naman lahat merong aircon, hindi naman lahat tayo merong aircon sa Pilipinas, di ba? So, mainit sa Pilipinas, kaya kailangan naka-sunblock pa rin. So, probably yung sunblock, hindi aabot ng 30 days. Yung cream lang, and yung this one, toner. Lalo na kung araw-araw mong gagamitin din yung sunblock, malamang hindi tumagal ng 30 days. Kasi andit lang niya eh. Ganito lang siya, oh, diba? So, yan. Tapos, ito yung in-order ko nga nakaraan. Ito pa rin yung toner and yung sunblock. Buo pa rin siya. Hindi ko pa siya nababawasan. Ang masasabi ko lang, sa end ng video na to, merong before and after, of course, na short clip video na before and after and photos na rin. So, kayo nang baalang humusga. But for me, personally, talagang nakita ko ang laki ng pagbabago sa face ko. Super, super laki ng pagbabago sa face ko. Feel ko nga yung face ko. Parang, pag tumitingin ako sa salamin, parang flawless, like medyo pinky, yung pisngi ko, ganun. Kaya ganito yung face ko, parang nakita nyo, parang merong foundation. Kasi naglagay ako nito. Dahil napansin ko, nagbabalat na naman ulit yung face ko. But hindi naman totally yung malalaking balat-balat. Tama lang. Eh kasi bukas aalis kami. Pupunta kami sa birthday ng anak ng sister-in-law ko. So, pupunta kami dun sa kanila. Katinry ko kung makikita ba siya yung balat. At hindi naman nakita yung balat. So, you can see, walang balat na lumabas. Yan. And masasabi ko lang, before, oily face ako. Kaya yung mga product na ginagamit ko sa mukha, foundation, puro mattifying product. But now, ngayong hindi na oily yung face ko, ang mga gagamitin ko na is yung merong Lumi. Yung illuminating something ingredients sa foundation. Highly, highly, highly recommend ko yung Dr. Alvin. Hindi kayo magsisisi. Most especially sa mga nag-suffer sa katulad ko. Yung marami hyperpigmentation. But make sure don't stop. Kapag ginamit nyo siya, tapos nakita yung maraming breakout, like blackheads, whiteheads, huwag nyo i-stop kasi baka mas lalong dumami, mas lalong lumabas kung ihinto nyo. Kasi kapag tinuloy mo yung paggamit ng Dr. Alvin, ang mangyayaring is matutuyo siya, promise. Ang nangyari lang sa mukha ko, kaya may nakita kayong parang itim dyan. Ito yung dito rito, yung blackheads yan, eh na, tinusok-tusok ko kasi makate siya, tapos parang sarap niyang kutkutin, pero hindi ko siya kinutkot. Like, tinusok-tusok ko lang. Tapos, ayun na naman, namula na naman. Parang chikinini. Alam mo yung chikinini, namula na naman siya yung paligid niya. Yung dugo, parang naipit na naman. But, that's fine, kasi mawawala na naman yan. Ayun kasi ang mangyayari talaga sa, ano, sa
paggamit ka lang ng mga Dr. Alvin or Maxifil, ganyan, ang mangyayari talagang ninipis yung balat mo, so konting scratch lang, madali ka na masugatan. Kasi manipis na yung face mo eh, yung balat ng face mo, manipis na. Ang nagbasa kasi ako, ang sabi, yung rejuvenating cream ng Dr. Alvin is Kligman formulation. Main ingredients ng Dr. Alvin na Kligman's, something like that, Kligman's formulation. Correct me if I'm wrong, hindi ko alam kung ano tamang pronounce, but for me is Kligman. So, for, yeah, I, four ingredients, pero ang nakalagay doon, alam naman natin yung hydroquinone. So, kaya nagbabalat yung face natin din dahil sa hydroquinone. And kaya nagiging maselan yung face natin, konting scratch lang, madali nang masugatan dahil nga may hydroquinone na kasama yung rejuvenating cream ng Dr. Alvin. Kung sa mga hindi pa nakakalam, mag-google nyo kung ano yung ibig sabihin ng Kligman formulation. Google nyo lang siya, makikita nyo siya. Dahil sikat nga yung Kligman formulation. Kaya maraming lalabas doon sa Google. So, yun. Masabi ko lang, kapag gumamit nga kayo ng Dr. Alvin, make sure moisturize para hindi nyo ma-feel yung mahapdi and pagbabalat. Tapos naubos ko tong Dr. Alvin na cream, pag naubos ko tong second set, pang second set ko nga to, 'di ba? Pag naubos ko to, gagamitin ko yung clarifying set. Tapos hindi ko siya i-upload like katulad ng rejuvenating cream. Hindi ko na siya i-upload ng ano ba tawag doon? Every day na may video tapos upload ko na every 3 days. Hindi na ganoon. Tatapos ko yung clarifying set hanggang 30 days, pero meron mga clip yun like week 1, week 2, week 3 and week 4. But promise, gagamitin ko yun, walang lagpas na araw na hindi ko gagamitin yun ng clarifying set. Okay? 30 days. Basta, after 30 days, merong video na week 1, week 2, ganyan. Before and after. Mga clip na ginamit ko yung clarifying set. Na yung resulta ng clarifying set sa face ko, kung merong pagbabago. Kasi ang sabi nung iba, paganda na talaga kapag ginamit mo na yung clarifying set, hindi na mamumula yung face mo. Actually, yung face ko hindi na nga siya namumula. Hindi na rin siya gano'n na mahapdi. Kapag ginamit ko siya before, nung una, talagang, nung, lalo na nung nagbabalat na siya, mahapdi. Tapos kapag naglagay ako ng toner, mahapdi. But this time, hindi na siya mahapdi. Hindi na gano'n kahapdi. Promise, wala. Parang naglagay ka ng natural na toner, like Eskinol, ganyan. Cream, hindi na siya mahapdi, promise. But may time na feeling ko mahapdi dahil sa Clarisonic ko. Sometimes, napapadiin yung hawak ko sa Clarisonic. Tapos, nagugulat na lang. Oops! Nagugulat na lang sa sarili ko na parang ang bigat na ng kamay ko sa Clarisonic. Kaya kailangan magaang lang. Kapag napapabigat yung hawak ko sa Clarisonic, ayun. Parang ginagyan ko ng toner and cream, mahapdi. But, kinabukasan, wala naman na. That's it. Hindi na siya mahapdi ulit. Yun lang. So, yun lang ang masasabi ko, wala nang iba. Kung di nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga, magpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay sa aking 30 days challenge ng Dr. Alvin. Maraming salamat sa mga viewers and sa mga bago kong subscribers na sinuportahan niyo yung aking journey sa pagpapagaling ng aking hyperpigmentation, yung pagpapaputi ng face ko. Promise, hindi kayo magsisisi kapag tinry nyo yung Dr. Alvin. Talagang malaking resulta sa face ko. Talagang, may, parang alam nyo yung pakiramdam na ang saya-saya mo. Kasi, pagdating ka sa salamin, hindi na maruming tignan yung face mo. Kasi before, nadudumihan talaga ako, promise. Nadudumihan ako sa mukha ko. But this time, hindi na. Feeling ko sa face ko, flawless. Flawless. Talaga. Sa yun lang, sa mga gustong gumamit ng Dr. Alvin, go. Go lang. Do a patch test first dito and dito bago kayo gumamit ng Dr. Alvin. Kasi baka mamaya meron kayong allergy. Tapos, di ba, mahirap na. Kaya mag-patch test muna. Okay? So, thank you lahat sa mga nag-comment, sa mga bumati sa face ko na malaking pagbabago. Dahil sa inyo, mas lalo ako nag-pursige na talagang araw-arawin ng pagpahid. Kasi kung walang nag-comment, walang nanood ng video ko, siguro tatama rin din ako. But
hindi, hindi ako tinamad dahil sa inyo. Dahil sa inyo, ladies or guys. Okay, and see you on my next video. Bye-bye! Goodbye for this challenge. I'm done with my 30 days Dr. Alvin challenge. I'm super, super happy. Happy. Happy talaga ako sa face ko. Oh, daba. So, I hope you like my video and please don't forget to thumbs up and subscribe na rin kayo. Okay?